Hay ka ba? Mga YouTube. Itong topic natin ngayon eh, paano tayo mag-check ng hard disk or SSD sa BIOS UEFI? Kasi marami akong nababasa sa comment na ano eh, yung tungkol sa na-stack sa BIOS UEFI. Ang importante kasi, paano mo ma-check kung binabasa ba talaga yung hard disk mo sa BIOS UEFI? At yun ang ipupunto natin dito sa video na to. Okay, ang gagamitin kong pang-test eh itong inayos natin, itong galing sa overcurrent USB, USB overcurrent detected. Okay, itong hard disk na ikakabit ko, SSD. Nakakabit tayo ng, kasi dun sa topic natin, USB overcurrent detected na naayos na, pinakita ko sa inyo yung port, kung ilan yung port na walang nababasa sa BIOS UEFI. At bukod dun, pinakita ko mismo sa motherboard kung asan yung port na yon, yung 1, 2, 3, 4 na port. Okay, ay kakulit natin SSD ay Kingston A400. Okay, 240 GB. Ito yun. At syempre, para maikabit natin to, kailangan natin ng SATA cable. Diba? Kakabit ko na yung SATA cable. Doon sa maliit yung SATA cable. Dito. Okay. Tapos, kailangan natin ng SATA power. SATA power. Ito. Ito ang kagandahan kasi kapag modular, ditanggal. Hindi katulad ng non-modular, nakagat sa power supply yung mga wire. Ito kasi, pwede natin tanggalin. Pwede mong bawasan kung alin yung hindi ginagamit. Okay. Nakabit ko ito. Kahit saan ko ikabit yan dyan. Okay, ganyan na lang yan. Ay hindi, isata na lang ikakabit natin sa motherboard. Siyempre, support nung dito, kahit saan dyan, sa apat na yan, kahit saan dito sa mga port na to, kapit natin dito. Yan. Yan, okay, papower ko na. Power ko na. Yan. Tingnan nyo, hindi siya diretso sa EFI shell. O, diba? Hindi lumabas yung EFI shell kasi nga may hard disk na nadedetect, at yung hard disk na kinabit natin, yung SSD na kinabit natin, meron siyang lamang Windows operating system na Windows 10. O, ayan o, diba? Pero, wala kasi kong kinabit na mouse eh. Shutdown ko sana eh. Okay. Shutdown muna natin. Ako, hindi ako makapunta sa ano ah. Ayun. Hirap pag walang mouse eh. Restart. Yan. Papasok ako sa BIOS UEFI. Delete. Enter setup, di ba? Yan. Press delete to run BIOS. Okay. Nandito na tayo sa BIOS UEFI. Settings uli. Ayan, settings, di ba? System status. Ayun, no? Nakita nyo, SATA port 1, Kingston SA 240 GB, di ba? 240.0 GB. O, tapos nag-auto-update time na siya, oh.
naging tama, no? Kasi nga, may OS na yung ano eh. Ah, pero yung oras, mali. Pero yung petsa, ah, mali rin pala yung petsa. Okay, nakita niya, di ba? Kingston. Tapos punta tayo sa boot. Ayun na sa boot, oh. Nakita rin siya sa boot. Hard disk, pero may nakalagay na Kingston. Ayun, oh. Nung una tinapat ko yan, hard disk lang, di ba? Ibig sabihin, yung hard disk, may nababasang Kingston na nakakabit. Okay, punta naman tayo dito sa save and exit. Sa save and exit, kung makapapansin nyo, boot override UEFI built-in EFI shell. O, di ba? Iisa lang yan yung ano eh, kapag walang nadedetect ng hard disk, di ba? Isa lang yan. Dahil sa may nadedetect siyang hard disk, pwede kang mag-boot override. Pwedeng eto kagad. Pwedeng pag-enter mo, mag-boot siya kagad doon sa laman nung SSD or HDD. Okay. Na-gets nyo na ba kahit paano? Kung meron kayo mga hindi na-gets, comment nyo lang. Susubukan ko ipaliwanag ng mas malinaw pa. Sa ngayon, yun na lang. Naisip ko kasi ihabol itong video na to kasi para dun nga sa mga naguguluhan kung nadedetect ba talaga yung hard disk nila o walang nadedetect. Lalo sa laptop, dun sa mga nagtatanong paano kung laptop ang na-stack sa BIOS UEFI. I-check nilang muna mabuti, ganun ang pag-check. Pero syempre iba-iba ang interface ng BIOS UEFI, ha. Sa susunod na video, ipapakita ko sa inyo kung ano-ano ang mga itsura ng interface ng BIOS UEFI. Iba-iba kasi motherboard eh, pagka MSI, ganon. Pero minsan, kahit MSI, iba, hindi rin ganon. Pag ASUS, pagka Astra, Gigabyte, kung ano yung meron ako, example ko sa inyo, from DDR3 to DDR4. Kasi ito, DDR3 to eh. Yung iba, DDR4. Kaya, sa susunod, detalye natin kung ano-ano ang pagkakaiba ng mga BIOS UEFI interface. Pero kung tutusin, ang pinagkaiba lang nun yung itsura eh. Yung background ng BIOS UEFI, yung kulay. Pero kung iisa-isayin mo yung menu na, yun at yun din ang laman nun. Kaya huwag kayo malilito. Isipin nyo lang parang cellphone yan. Parang gumagamit ka ng Android, tapos biglang gagamit ka ng Apple. Siyempre, parang medyo malilito. Kasan ba dito yung ganito? Tsaka yung ganyan. Kasan ba yung setting na ganito? Kasan ba yung setting niya? Parang ganun lang. Pero kung tutusin, halos parehas lang ng function. Pupunta ka sa boot, titignan mo dun yung hard disk kung nababasa ba. Okay, tignan mo dun sa system status. Kung iba-iba kasi, pero halos ando dun lang din yun. Punta ka sa boot menu. Okay. Sa ngayon, nandito lang muna. Siningit ko lang para kahit paano eh. Makadagdag tayo ng video kasi makamatagalan na naman tayong makagawa ng video kasi nga medyo busy, pero sana magtuloy-tuloy na ito. Okay? Nagustuhan ang topic, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, share sa mga friend at mag-comment. Okay? Papahalam na. Ako na papahalam na. This is Janie, signing out.